Good morning guys, meron tayong i-unbox na makina guys. Ito guys, Philips Respironics. So ito yung oxygen concentrator guys. So hindi to pag-aari ng company namin, pag-aari to ng aming medical director. So para dun sa tatay niya, kaya pinapa-check, pinapa-inspection check ng biomed. So tingnan natin guys kung gano'n ba ito kaganda. So sa mga bago guys, sa ano bang gamit itong oxygen concentrator, ito yung gamit ng mga pasyente na kulang sa oxygen ang katawan guys. So ito yung common na ginagamit guys, ang mag-cylinder. So isa to sa mga nire-recommend ng mga doktor. So guys, meron siyang kasamang battle. So may kasama siyang battle. So meron siyang kasamang So may mga kasama sa ito guys na hindi pala kung para sa kanya to, ito. Ito yung mga kasama na dinili niya. Marami dito mga hose. Yan, may mga libreng hose. So ito yung mga kasama niya lahat guys. So may kasamang manual. Ayan, may manual siyang kasama. So dito na lang niya lagay sa bag. Hindi ka sa box. So ayan yung ano niya. Ayan. Ito yung ano dyan guys, separate table. Kita natin. So ito yun. So so yun guys, mayroon siyang standard na Yoki plug. So hindi na sa US standard, so Yoki standard plug na yung mga gamit ko ngayon guys. So ayan, ito. So Yoki standard. So i-check natin guys kung gaano ba siya kaganda mag-produce ng oxygen na guys, yung concentration niya kung hanggang saan. So yan, mayroon siyang filter dito. Yan, mayroon siyang filter box guys. Parang napaandar na at mayroon ng alikabok guys. Bago siya pero mukhang napaandar na kasi mayroon siyang alikabok. So alikabok lang yan guys sa ano guys. So ito yung filter niya. Ayan. Alikabok lang guys, maalikabok lang. Siguro stuck. Kaya ganun na. Fit lang yan dyan. Ayan. Ayan. So ito nga pala guys, ang ano niya, serial number, tsaka yung reference number, yung voltage ko ilan. So 220, 230 to 60 hertz siya guys. So pwede siyang i-pandal na natin. So on off. So maglagay tayo ng hose para dito sa battle. So dito natin ilagay yung ating battle. Yan. Dito na ilagay ang ating battles eh. Yan.
So after that, grabe tayong host dito guys. So tingnan natin kung may mga kasamang host ba dito. Dapat may kasamang host. So meron siyang dalawang bottle na kasama guys. So meron pa siyang isang spare. So yung humidifier bottle. So dalawa. Dalawang humidifier bottles. So meron siyang mga kasama pang ano. Spyro ball. Mahanap ko yung post na saan. Ito. Yung sa patient post niya, pero wala yung sa machine. So ito yung quotation niya guys. Ito yung kanyang PO. So anong company to? Jaco Gases Company. So ang so wala siyang price guys. Wala siyang price. Ayan. Wala siyang price kung magkano. Hanapin natin yung ating ano guys, host para dito. So kakamay dito lang, sayasayin natin kung hindi ko makita dito mga ano to. Diba to? Ito yung mga host nya para sa out. So wala siyang host na para dito sa ano. So wala siyang host na para sa machine to humidifier bottle. So wala guys. Wala siyang host. Pero pwede rin lagyan ng guys ng ibang host. Walang problema yun. So pwede tayo makahanap ng mga host dito. So wala tayong makitang host. So ayun guys, meron tayong nakitang host sa yung bagong host namin, tong mga ginagamit sa ano guys, mga ventilator o anesthesia. So pwede natin gamitin to. So ganito, sakto lang. So, kakabit lang natin ito ulit. So, kabit mo lang yan dyan. So okay na okay na yan. So i-ano natin guys, power on. So 220. So 220 siya guys na 60 hertz. So ayun, nakasaksak ko na power. So ayun guys, i-power on na natin button ng ating oxygen concentration, yung ating power button. So on natin para mag-produce siya ng, so ayan, produce siya ng oxygen. So i-verify natin yan guys. I-verify natin yan dito sa aming aking concentrator monitor. So titingnan natin guys yung purity, kung gaano ba kataga ka ano yung purity nya. Para sa to, okay. So itingnan natin yung purity guys nung ang ating oxygen concentrator. Bago natin gagamitin din yung pang check guys, ito yung ating NBTEC na oxygen monitor. So titingnan natin kung acceptable ba yung kanyang purity guys. Aha. So ngayon guys, bago ako mag-check dito sa aking ano, ikakalibrate ko muna yan.
Kita calibrate ko muna sa guys. So, calibration. Ayan. So, 21%. So, calibrate ulit. Ayan. 21. Okay. Okay na to. So, isit natin yung high dun sa 100. Okay. So, ngayon guys, 21 siya. So, ngayon guys, bago natin maano, mayroon ako dito ng oxygen na tank. Ayan. Bi-verify ko siya kung tama ba yung binibigay ng aking kung makakuha ba siya ng 98 o 99% na oxygen, guys. So, open ko lang tong aking cylinder na may regulator para malaman natin kung okay ba yung kung accurate ba tong aking oxygen monitor, guys. So, open ko lang to. Ayan. So, walang namplow. So, ayan. Pasok ko lang yan dito, guys. Ayan. So, dapat yan, guys, makakuha siya ng 90 plus 99 or 95, 96, 97, 98. So, ayan guys, 98 yung maximum niya, guys, na nakuha dito sa ating gas cylinder. So itong gas cylinder kasi, guys, is 99.9% na gas na oxygen. So okay yung ano natin, pasok yung ano natin, ating oxygen monitor. So isarado muna natin to. See. Para malaman natin kung para malaman natin, guys, kung gaano ka ano yung purity na binibigay nito, guys. So dito, guys, pwede nating tanggalin tong bottle. Tanggalin natin yung bottles. Dito tayo mag-check sa unik kong hose niya. So, dito natin titingnan sa hose. Tanggalin ko yung bottle. Yes, ayan. So, ayan. Tanggal niyan. Titingnan ko yung aking sa flow meter. Ayan. Tataas ko lang to, guys, yung aking flow. Yung flow niya, itataas ko lang yan. So, okay naman na siya. Wala na siyang alarm dahil wala na siyang alarm. Ibig sabihin, ayan guys. Ayan yung nakukuha niya, guys. 97. Ayan o. 97% guys yung purity ng concentrator na to, guys. 98 pa nga. Nagna 98 pa siya, guys. Napakagandang klaseng oxygen concentrator. Ayun, no? 98 yung nakuha niyang purity. Ayan. Yung kanyang purity, guys, is 97-98 naglalaro. So, magandang klase. So, pasok siya, guys. So, pasok siya sa ano, requirements. So, 95 below kasi, guys, medyo mababa na yon. So, ito, nakakuha siya ng 97-98, guys. So, nag-a-alarm siya kasi sa maximum flow. So, ibaba natin. Ayan. O, ina-alarm niya dahil wala siyang bottle. Ayan. So, ayan guys, nawala yung alarm niya. Wala siyang battle. Tsaka yung flow. Nag-question mark siya na alarm. So, ayan guys, ganun lang kasimple mag-testing nito, guys. So, biniripay lang natin sa ating oxygen monitor. So, meron akong dalawang oxygen monitor, guys. Ayan.
So, kakalibrate mo muna yan bago siya gamitin. Kailangan tanggalin mo muna sa dito. Pag ano mo guys, pag i-reset mo siya. Ayan, ikakalibrate. Ayan, okay na. Ayan, 21 na. So, 21%. So, ganun lang guys. Ganun lang ka-simple mag-check na ito ng purity. Kasi napaka-importante guys ang purity nitong oxygen concentrator natin. So, ito ang importante niyan. Paano i-check mo yung kanyang purity? Kasi pag mababa yung purity niya guys, hindi sa pasyente. Walang effect sa pasyente. So dapat maganda yung oxygen purity mo para matotolerate ng pasyente mo. So yun lang guys, yun lang kasimple mag-check nito. Ito guys, Respironics, napakagandang klaseng oxygen concentrator. Umabot siya ng 98% na oxygen guys, na purity. Dito na lang.